nagising na si nanay. Nakakapagsalitaan na daw siya. At marami siyang gustong sabihin sa akin. Naririnig pala niya yung mga sinasabi natin habang natutulog siya eh. Sa oras na maging stable si inay, tsaka natin tutuloy yung kasal. Nakapag-down na kasi tayo sa mga catering, tsaka sa mga iba pang bagay. Muna isipin yung perang nawala. Kung kapalit naman nun, makakadalo si inay sa kasal natin. Huwag mo pa kasalan si Carol. May anak po kami. Hindi mo anak yung kay Carol, anak. Ano pong pinagsasabi niyo? Masamang tao si Carol. Mahuhula akong malay. Tinutuya niya ako. Naririnig ko lahat ang sinasabi niya. Nay! Ben, tumawag ka ng doktor! Simugari ka, lumayas ka dito, Carol! Abel, bakit? Alam ko na yung totoo. Hindi ko anak si Carl. Abel, pag-usapan niyo na maayos to. Hindi totoo yan! Tumawaling ko. Akala mo hindi narinig din na nila itong mga pinagsasabi mo? Abang ko mo siya! Ha! Tama na! Abel, huwag kang maniwala sa nanay mo! Sinasabi niya lang yung dahil hindi niya ako gusto! Yun lang yun! Huwag kang maniniwala! Hindi ka paamin? Kung gusto mo, ipag-DNA natin yung bata! Para magkaalaman ako sa yung nagsasabi ng totoo! Aminin mo na, Carol! Halatang halata ka na eh! Tama na yan. Lena! Maniwala ka naman sa akin! Tulungan mo naman ako. Sasabi ako na totoo. Carol, mabuti pa magpa-DNA test ka na lang. Pa-DNA test mo na yung bata. Sige! Sige! Magkampiya kayo! Alam mo naman, hindi ako gusto nung una pa lang! Alam niyo, aalis na ako kung gusto niyo. Aalis na ako! Halika na! Hahanap ako ng tulay para magpakamatay. Nabitawan mo nga ako, nakakabulisit ka na! Tawagan ako na anak ko ah. Bakit kaya? Buisit naman kung kailan ako magpapakamatay. Ikakasal na kami ni Abel bukas. Kami magkakaan pamilya na ang anak ko. Baka naman gusto niyang pumunta ako sa kasal niya. Gusto niyang masaksihan ko ang katuparan ng kanyang mga pangarap na pagyaman. Si Carol lang naman ang mahalaga sa akin eh. Halika, puntahan natin ang kasal niya. Pag nakita ko na nakasal na siya, solved na ako. Pwede na ako magpaalam sa mundong to. Halika na. Buisi talaga yung matandang yun. Mamamatay na lang ng buko pa. Eh ano nang gagawin mo ngayon yan? Bastado ka na oh. Ikaw kasi. Ikaw talagang buisit eh. Eh kung panindigan mo kaya lahat ng mga sinabi mo sa kanila kanina, gawin mo ng paraan yung DNA test na hinahamon nila sa'yo. Parang yung mga pinapalabas sa TV, bayaran mo yung doktor para palitan niya yung resulta. Alam mo, maniwala si Abel. Pwede ko naman gawin yun. Papautangin mo ba ako? Gusto ko naman, wala nga akong kapera-pera eh. Eh kasi naman, kung makapag-suggest ka, kala mo, ang dali-dali nung pinapagawa mo, no? Desa, sa TV lang yun. Totoong buhay to. Niwala na nga akong pambili ng diaper at gatas itong batang to, eh. Tapos gusto mo pa, magbayad ako dun sa doktor para ibahin yung resulta ng DNA? O ka ba? Isa pa. Sa tingin ko naman, di naman niniwala sa akin si Abel, eh. Kahit ano pang mangyari o sabihin ko. Galit niya, di ba? Busy talaga yung matandang yan eh. Wrong time yung mga pagising. Buti na lang namatay na ng tuluyan. Hey. Sorry po. Sorry kung hindi po ako niniwala sa inyo dati. Alam ko naman po na hindi niyo gusto si Carol para sa akin eh.
ako lang ito nagpupumili sa sarili ko na mahalin siya. Pero pinhilog niya yung ulo ko na eh. Pinaniwala niya ako na totoo mga sinasabi niya. Lahat ay sinakripisyo ko. Lahat tiniis ko na eh. Tapos ganito pa. Lolo ko rin niya lang pala ako na eh. At tagatago ko na eh. Sandali. Kapakanan mo pa rin ang iniisip ni Abel. Pinilit niyang gumising para ikatuloy niyang mahulog sa kasinungalingan ng Carol na yun. Ay, salamat. Dahil hanggang sa huli, hindi niyo pa rin ako pinabayaan, Nay. Salamat po, Nay. Nay, mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Mahal na mahal ko po kayo. Nakakaawa si Abel. Alam kong mahal na mahal niya yung nanay niya. Grabe talaga yung Carol na yun. Ang bait-bait ni Kuya Abel. Niloko niya. Eh, kanino pa ba magmamana yung babae niya? Kundi dun sa nanay niyang reyna ng kasamaan. Mabuti na lang pala hindi natuloy ang kasal, ano? Kundi mas malaki pa ang problema ni Abel ngayon. Alam mo, believe din naman ako dito kay Celia. Ang galing tumiming. Akalain mong masabi niya lahat ng katotohanan bago siyang mamatay. Abel, pasensya na sa nangyaring gulo kanina. Condolence po. Meron po ba kaming matutulong sa inyo? Okay lang. Ako na bahala dito. Pasensya na nga pala, hindi pa handang umarap si Abel sa inyo eh. Balita ko na lang kayo tukol sa detalye ng burol. Marami pa kaming asikasuin. O sige ho, pero pag may kailangan kayo, wag ho kayong mahihiyang lumapit sa amin ha. Salamat, Lena. Salamat, Ben. Condolence po talaga. Ganyan. Mauna na kami, Ben. Sige. Condolences. Condolence. Sensya. Sige. Sige ho. Tapos na yung kasal? Ang bilis naman! Bren, bakit kaya hindi natuloy yung kasal kanina? Baka nagbago ang isip ng ikakasal. Yung babae ba? Eh, baka yung lalaki. Uy, ikaw talaga. Hindi pwedeng si Carol ang umatras sa kasal. Hindi kaya si Abel. Pero bakit? Ano kaya nangyari? Nararamdaman ko kailangan ako lalo ng anak ko ngayon. Hindi ko siya pwedeng iwan mag-isa lalo ng ngayon. Kailangan makausap ko siya. Kailangan niya ako. Halika, Jet. Maupo ka muna. Gusto mo kang balikan si Abel?
Ay, ibig ko sabihin, sa ospital. Gusto mo bumalik doon? Hindi. Hindi na. Lena, may gusto lang sana din ako malaman. Ngayong nalaman mo na na hindi pala anak ni Abel ang baby ng kapatid mo. Naniloko din siya ni Carol. Katulad pa rin ba ng dati maiging desisyon mo? Iwasan mo pa rin ba si Abel? Hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ko alam. Sa dami ng nangyari kanina, Jet, hindi naman ako nagkaroon ng panahon para isipin pa yan. Pero aaminin ko sa'yo, naawa ako kay Abel. Jet, alam ko kung ano yung pinagdadaanan niya ngayon. Yun din mismo yung pinagdaanan ko nung nalaman kong hindi ako anak ng nagpalaki sa akin. Hindi mo alam kung gaano kasakit yun. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, kung saan ka pupunta. Kung gusto mo lang, yung meron kang kausap, yung meron kang kadamay. Kaya pa gusto mo siyang lapitan? Naintindihan naman ito, Lena. If and when you decide na balikan si Abel, go ahead. Huwag mo na akong isipin. Alam ko, mas kailangan ka niya ngayon. Salamat, ha? Anak! Anong nangyari? Eh, tinatawagan kita. Hindi mo ko sinasagot. Ano ba? Asensya na, anak. May pinagdadaanan lang, nanay. Anong nangyari? Ba't hindi natuloy ang kasal? Lourdes, kunin mo nga muna si Carl. Pumasok muna kayo. Anong nangyari, anak? Bakit hindi natuloy ang kasal mo? Ayun. Nagising na si Aling Celia. Ha? Dahil lahat pala ng mga pinagsasabi natin sa kanya nung kumato siya, naririnig niya! Alam na ni Abel ngayon na hindi niya anak yung batang yan. Sabi ko na nga pa mangyayari ito eh. Sana tinawagan mo ko para may nagawa tayong paraan. Pwede ba tinatawagan kita? Sinagot mo ba ako? Wala na. Huli na. Buko na. Napalayas na kami sa bahay na yan. Hindi bali anak, gagantihan ko si Celia. Kanino? Kay Aling Celia? Naipatay na si Aling Celia. Wala na siya. Patay? Ay, di si Abel! Hindi niya pwedeng gawin to sa'yo! Pwede ba, pabayaan niyo na lang ako? Yung diskarte ko nasisira dahil sa inyo. Anak, alam ko naman na kailangan mo ng kadamay ngayon. Kaya nga nandito ako para tulungan kita eh. Ha? At anong gagawin niyo para sa'kin? Di ba sarili niyo ay hindi niyo matulungan? Sa akin pa? Eh, pwede ba? Pabayaan nyo na lang ako. Pabayaan nyo na lang ako mag-isip. Mas mahihirapan pa ako pag-asama kita. Lourdes! Halika na! Kanya-kanya na tayo, Nay. Anak? May pabayaan mo na lang ako mag-isa. Anak? May pabayaan nyo na lang ako. Pupunta lang ako kanadesa. Magkanya-kanya na tayo. Pasensya na, Nay. Pupuntahan kita. Huwag na, Nay. Anak, pupuntahan kita kina Desa. Tutulungan naman kita. Huwag na, Nay. Mas mahirap. Sabi na lang kay Abel na bukas na lang kami dadaan ni Timay at saka ni Huling, ha? Sige, Nay. Mauuna na po kami. Oh, sige po. O mag-iingat kayo, ano? Aba. Jeff, sige, iingat kayo, ha? Aling-uling. Halika na.
Ano kaya mangyayari dito kay Lena at Jeff? Ano hindi ko sabihin? Eh, hindi ba obvious naman na kahit masugid na maliligaw ni Lena itong si Jeff, eh, ang laman pa rin ng puso ni Lena, eh, si Abel. Eh, paano na ngayon yan? Eh, libre na ulit si Abel, di ba? Ano na mangyayari ngayon dyan sa manukong si Jet? Alam mo, hindi naman siguro ibabali. Wala ni Lena lahat ng mga ginawa ni Jet para sa kanya. Eh, pero alam naman natin talaga na one true love ni Lena yung si Abel. At kahit na ang daming hindi magandang nangyari sa pagitan nila, eh, pilit pa rin sila pinaglalapit ng tadhana. Hindi kaya, para talaga sila sa isa't isa. Hindi natin masabi. Sikap ko para makapagtapos, para makasampa sa barko noon. Lahat yung para kay Inay. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na hangat sa buhay. Binigay ko sa kanya yung pinakapangarap niya na magkaroon ng sariling negosyo. Si Inay. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Ang hirap pala. Yan ang hirap, hirap pala. Sa tingin ko, ang dapat mong gawin, ipagpatuloy mo lang kung ano yung ginawa ni Aling Celia. Hanggang na maalam siya, lumalaban siya, di ba, Abel? Sigurado ko, yun din yung gusto niyang gawin mo. Huwag kang sumuko. Ha? Lumaban ka, Abel. Tama, Lena. Hindi ako dapat sumuko. Salamat. Hindi na sa ngayon, gulong-gulo talaga yung isip ko eh. Pero isa lang alam ko, hindi na tayo magkakalayo muli. Ngayon na, kung ano man yung mga nangyari sa atin noon, kalimutan na natin yun. Balik na natin yung dati nating pagkasama. Kasi gano'ng kadali yun eh. Bakit? Bakit, Lena? Dahil ba kay Jet?
Carol. Oh. Tumawag ako sa bahay ni Abel kanina. Nakausap ko yung katulong nyo. At sabi niya, nakikita pa raw doon kayo ng nanay mo. Mamin ka nga sa akin. Mag-uusap pa ba kayo ng nanay mo? Hindi ah. Anong hindi, Carol? Umamin ka na. Nag-uusap pa ba kayo ng nanay mo? Oo. Pero nakikita kami, para mag-usap lang, hanggang doon lang yon. Carol, alam kong hindi mo siya kayang isumbong sa mga pulis. Pero ayokong madami dyan. Gulo yan eh. Desa, hindi namin gagawin yun sa'yo. Carol, ayokong maniwala dyan sa sinasabi mo. Kung yung ibang tao nga kayang-kaya niyo ilaglag pag naiipit kayo, ako pa kaya? Carol, alam mo, mas mabuti pa siguro kung maghanap-hanap na lang muna kayo ng matitira ng anak mo. Ayoko madami sa gulo niyong yan. Desa naman eh. Alam mo namang wala akong ibang matatakbuhan. Pamihira naman to, kailangan mo magkaibigan tayo. Carol, ayoko ng gulo. Ayoko madamay. Kaya kung pwede sa ngayon, maghanap ka muna ng iba mong matitiran. Kuya Ben, si Abel po. Pinapahinga ko na muna. Eh, sabi ko ako na muna bahala dito. Total, wala naman masyadong bisita pa eh. Mas kailangan siya bukas. Rat, tingnan natin muna yung supplies. Baka kulang. Excuse me. Rat. Susunod naman sa'yo, anak mo eh. Igaganti ko ang anak ko sa mga kawalang niya ang ginawa niyo sa kanya. Masaya ka na, no? Susunod, anak mo. Ano po ninyo si Ate Celia? Suki ako dati ni Celia eh. Sige, mauna na ako ah. Luding? Luding! Obet! Obet! Si Luding! Nasaan na naman tayo? Ang bilis talaga ng babae na yun. Ba't kaya napunta yun doon? Kailangan paalam natin to sa mga polis. Tara. Jet, napansin ko kanina kapatahimik. Dahil pa rin mo kay Abel? Magdalena. This time, it's about me. At alam ko, umahig ako na si Abel ang piliin mo. Pero nung nakita ko kayong magkayakap, masaktan ako eh. Sensya ka. Wala ka namang kasalanan. Ako yung may problema eh. Akala ko kasi okay lang. Pero pag nandun ka na,
Nakikita mo na yung nangyayari mga bagay na iniisip. Sakit mali. Sakit bitawan ang taong mahal mo. Ano pwede ba? Pwede ba ako na lang piliin? Ako na lang maalim. Hindi kita kailanman sasaktan. Alagaan kita at mamaalin habang nabubuhay ako. Piliin mo lang ako, Lena. Piliin mo lang ako. Ikaw pa rin ang mahal na Lena. Ikaw lang ang minahal na. Ipangako mo sa akin na mamahalin mo rin siya at aalagaan. Si Lena pa rin ang pinupuntahan ng lalaki yun. Sabayin ko na kaya sila para tapos na problema. Ano ginagawa mo dito? Hindi ko naman hinihingi sa'yo na tanggapin mo siya kagad. Mali mo, pinapaikot niya lang tayo. Ayoko mamatay ka katulad ng nangyari kay tatay. Baliw ka! Sumama ka na sa akin! Ba't mo siya sinasaktan?